This is... Ano ang iyong gagawin kapag natapos na ang iyong kontrata at gusto mo nang umuwi ng Pilipinas pero ayaw kang payagan ng iyong employer? Simple lang. I-check ang iyong kontrata. Alamin kung kailan ito ma-expired o kung nag-expired na ba. Halimbawa, 2 taon ang iyong kontrata at malapit nang matapos ito. Or natapos na, may karapatan kang umuwi ng Pilipinas. Pero siguraduhin mo lang na nakapagpaalam ka ng maayos sa iyong amo sa loob ng 2 buwan bago matapos ang iyong kontrata. According to Saudi Labor Law, ay nararapat na ang isang empleyado ay magpaalam sa kanyang employer 2 buwan bago matapos ang kanyang kontrata. So, maaari ka magpadala ng sulat via email o via post office. Mas maganda kung sa post office dahil meron itong resibo at ang resibong ito ang magiging proof mo kung sakaling sabihin niya na hindi niya natanggap ang iyong sulat. After that, alamin ang response ng iyong employer kung sumasang-ayon ba siya dito o hindi. Kung halimbawa at hindi pa rin siya sumasang-ayon sa pag-uwi mo at gusto niyang mag-stay ka, nasa pag-uusap niya yan kung pagbibigyan mo ba siya. Ngayon, kung magkasundo kayo na mag-e-extend ka, ay nararapat lang na mayroong kayong kasulatan na ikaw ay sumasang-ayon na mag-extend. At dahil dito, maaari ka rin niyang bigyan ng incentives o additional na bayad dahil sa pag-e-extend. Pero paano kung ayaw ka pa rin payagan ng iyong employer? So, kausapin mo siya. Ipaliwanag mo sa kanya na natapos mo na ang kontrata, nagtrabaho ka ng maayos, at nagpaalam ka sa kanya ng maayos. Paano kung hindi niya tanggapin ang pakikipag-usap na ito? Ano ang pwede natin gawin? Ops! Teka muna! Huwag muna kayong tatawag sa polo or sa labor office. Kasi, ang gusto lang naman natin ay makauwi ng Pilipinas. At kung mayroon man tayong sahod na hindi pa nakukuha at end of service benefits, ayun lang naman ang kailangan natin at syempre, final exit visa. O halimbawa, ipagpalagay na nga natin na natapos mo na ng maayos ang iyong kontrata, nagawa mo ng maayos ang iyong trabaho, nakipag-usap ka sa iyong employer pero ayaw pa rin niyang pumayag, ang gusto mo lang naman ay makauwi with final exit at makuha mo ang iyong mga benepisyo, simple lang ngayong gagawin. Huwag kang pumasok. Kasi pag pumasok ka, it means na auto-renew ang iyong kontrata. Pero, bago ka mag-desisyon yan, tawagan mo ang iyong agency sa Pilipinas. Ipaliwanag mo sa kanila. Ngayon, tatawagan nila ang employer mo at papaliwanag na kailangan umuwi ka na. Kung sakali man, na hindi pa rin umubra ang power ng iyong agency sa Pilipinas or ng counterpart dito sa Saudi Arabia, tapos na ang usapan. Ibig sabihin, ayaw ka talagang pauwiin ng iyong amo. So eto na, alam ko na ito na ang iyong pinakahihintay na sagot kung ano ang ating gagawin. Tawagan natin ang ating pamilya sa Pilipinas. Maari ang iyong asawa, magulang, kapatid, kahit sino sa ating immediate family. Papuntahin mo sila sa POEA. Ano ang dadali nila? Magdadala sila ng ID at birth certificate ng OFW at birth certificate nila to prove na kayo ay magkamag-anak. Halimbawa, yung asawa mo, ang papadala mo sa kanya yung marriage contract to prove na asawa mo siya. Kung magulang naman, yung birth certificate. Birth certificate ng OFW at birth certificate ng magulang mo at ID. Yun lang. Then, magko-complain sila doon, magpa-file sila. Ngayon, kung meron silang kopya ng iyong kontrata, gaya nga ng nabanggit ko sa aking previous video na mas maganda na mag-iwan tayo ng kontrata sa ating pamilya, so mas maganda kung madadala nila yon para doon mismo makita na nila, mabasa na nila at tapos ang iyong kontrata at ayaw kang pauwiin ang iyong amo. Kasi rights natin yon. Natapos natin ang kontrata, sinunod natin ang procedure according to Saudi Labor Law, pero bakit ayaw ka pa rin niyang pauwiin? So yun lang. Tatawagan ng POEA ang agency sa Pilipinas. Bibigyan sila ng ultimatum, 15 days. Imagine, 15 days. Within that time, kailangan makauwi na ang OFW or isasara ang agency. So ang agency, ano ang gagawin niya? Natural, tatawagan niya ang counterpart dito sa Saudi or ang employer at pipilitin nila na makauwi ka. Dahil kung hindi, masasara ang kanilang agency. Mawawalan sila ng lisensya. So, ganun lang kasimple. Marami sa ating mga kababayan dito sa Saudi Arabia
na iniisip nila na kapag ganun ang sitwasyon ay tatawag na sila sa polo, magsusumbong sila dito at hihintayin nila na maayos ang kanilang problema. Opo, ang polo ay nandiyan para sa ating mga kababayan. Pero sa dami po ng mga complaint na nare-receive nila, sa tingin niyo po makakauwi kayo agad? Hindi, di po ba? Kasi ang employer makikipagmatigasan yan. Ang employer ang mag-aayos ng visa mo. Sila mag-aayos ng lahat. Paano kung hindi niya gawin? So, mas maganda talaga na sa POEA. Dahil yung POEA, ipo-force niya ang agency na kausapin itong employer mo. So, syempre, masasara ang agency nila. So, yun yung pinaka-best way para makauwi ka. Yun ay kung ang sitwasyon mo lang ay natapos mo ang kontrata mo, gusto mong umuwi with final exit at gusto mong makuha ang iyong mga benefits. Pero kung ang sitwasyon mo ay iba, halimbawa natapos mo ang iyong kontrata, hindi ka nagsabi in advance sa iyong employer na gusto mo na umuwi. Halimbawa, bukas matatapos yung kontrata mo. Bukas ka palang magsasabi, "Oh sir, madam, hindi na po ako babalik. Ayoko na pong magtrabaho dito. Marami po salamat sa chance na binigay niyo sa akin makapagtrabaho dito." So, hindi po pwede yun. Kailangan 2 months advance notice. Yun. Tapos, halimbawa naman, ang sitwasyon mo, nagsabi ka rin ng maaga, pero may utang ka pala sa employer mo. So, maraming klase ng utang. Pwedeng utang financial, utang na loob. So, syempre, hindi kanyang pagbibigyan. So, tingnan po natin, ano yung sitwasyon natin. O, halimbawa naman po, gusto mo na umuwi kasi matagal ka na hindi nakakasahod. So kung matagal ka na hindi sumasahod, 2 months, 3 months, tumawag ka sa labor. So yon, sila ang magdidesisyon kung itatransfer ka ba ng employer or kung ano. Pero depende po yan. Halimbawa, hindi ka nakakasahod dahil may reason naman, may valid reason ang employer mo. Pwedeng sabihin niya, nagbakasyon siya, namatayan siya, whatsoever. Pero kung hindi kanya talaga pinapasweldo at talagang intensyon niya, kung 2 months, 3 months, ayan, magreklamo ka na sa labor. So, ibang usapin naman po yun. So, yun lang po muna sa ngayon. Gusto ko lang pong ipaalam sa inyo na kung ang sitwasyon nyo ay natapos ang inyong kontrata, gusto nyo umuwi ng Pilipinas, sinunod nyo naman lahat, nagbigay kayo ng advance notice. At yung mga iba pong sitwasyon, pag-uusapan po natin yan sa mga susunod na video. Maraming pong salamat.